Ang aklat ng Isayas. Ang pamagat ng aklat na ito ay kinuha sa pangalan ng isang dakilang propeta na naninirahan sa Jerusalem noong huling bahagi ng ikawalong siglo. Ang aklat na ito ay naglalaman ng pangitain ni Isayas na anak ni Amoz tungkol sa Huda at sa Jerusalem noong panahon ng paghahari sa Huda ni Uzziah, Jotham, Ahaz at Hezekiah. Muling sasaya ang ulilang lupain na matagal nang tigang. Mamumulaklak ang mga halaman sa disyerto. Ang disyerto ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Lebanon at mamumunga ng sagana tulad ng Carmel at Sharon. Mamamasdan ng lahat ang kaluwalhatian at kapangyarihan ni Yahweh. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makakarinig ang mga bingi. Ang mga pilay ay lulundag na parang usa. Aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa kaparangan ay aagos ang tubig at dadaloy sa disyerto ang mga batis. Ang nakakapasong buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay bubukal ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahib. Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Sa landas na ito ay hindi makakaraan ang mga makasalanan at mga hangal. Walang leon o mabangis na hayop na makakapasok doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Pabalik sa Jerusalem ang mga tinubos ni Yahweh na masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan. Ang lungkot at talamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak